Yan yung relay na yan. Sa Bestang. Ito dito sa story. Galing Awasa. Ito siya yung panibago natin. Bagong kabit na relay. Ayan. Pag walang tubig dito, automatic to yung control natin. Ayan, automatic to yung automatic natin na relay ay mamamatay. Pati yung motor mamamatay yung tag. Walang tubig dito. Ito yung ano, motor napalitan na sa relay. Kapsagi nage natanadyo no. Nan amu maldo hal suga opseotji. Chonnune banandaneun iyagiga neol boneun sungan ihaega deosseo. Maebon yayayayaya bulleo neol yayayayaya. Nae maneul gobaekhareogo taimingman boneun na. Geureon nareul eonbomyeon wae geureonyago mulne neo ttaemae. Pupunta na natin yung gawa natin. I'm going crazy. I'm going crazy. Yan, wala pa to, hindi ko pa nilalagay. Naka-automatic ito. Naka-automatic yan. Yan. Pag gumana tong relay na to, hindi to gagana yung relay na to para dito sa box niya. Yan. Para magbuga to ng tubig. Lagaan na lang yan, yung relay na yan, pag ito ay may tubig na. Ito kasi inuubos na yung tubig niya. Yan, yung float switch natin ay inasagad na. At yan, wala na sa tubig, konti na lang. Kaya hininto niya yung pag andar niya. Yung pag andar ng motor na yon, hininto nito, no? Naka-sequence kasi siya dito. Once na mapuno ng tubig to, maabot na yung oras na yan, ay saka lang gagana yung panel natin, yung motor natin para magbato ng tubig dun sa tangke natin. Mamaya titignan natin. Yan, tingnan nyo. Imamanual natin. Nagana lang yan pag may tubig na. Mamanual ko lang. Yan. Gumana na yung panel natin. Yan. Kasi dito sa Valenzuela, minsan daw ay nag-interrupt yung nawasa. Yung nawasan na tubig nila, kaya pinalagyan rin sila ng safety. Para nilagyan natin ng float switch dyan para once na wala siyang tubig na masisip-sip, hindi gagana ng gagana yung ating motor. Kaya tara, tingnan natin mamaya yung water tank, best tank natin sa taas. Best tank sa taas. Hindi siya gumagana kasi nga hindi pa puno yung ating doon storage ng tubig yung galing sa nawasa. Saka lang mag-aakyat ng tubig dito. Gumana na yun. Unang float switch natin doon. Ang tayo ng sequence eh. Yan. Ang ginawa ko kasi dito, ngayon, kahit hindi siya gumana yung motor doon, at least may naipon akong tubig. Diba? Para dun sa gumagamit sa baba. Kasi hindi ko sa sinagad dun na once na kunti na lang yung tubig dito, baka mahirapan yung motor ko na punuin ulit. Kasi yung motor ay umiinit siya eh. Pag kalahati pa lang itong tanke na to. Kaya ang ginawa ko, hindi ko sinagad yung load switch niya. Yan. Para once na may maano pa dito, may maipon pa siyang tubig, para lang may naipon pa siyang tubig dito,
bago siya mapuno yung tangke doon yung sa atin niya. Yan. Yeah, may tubig na siya. Once na maabot niya yung orange na yan mamaya, no? Yun, naka-proof natin na yan. Ay saka lang gagana yung ating motor. Yan, yung motor natin. Saka lang gagana. Hintayin lang natin na magsakto yung tubig. Okay lang yan. Marami pa naman siguro yung tubig yung tanke natin. Kaya ganyan sa kataas, ganyan po nilagay ko siya ng ganyang kataas, mga ka-230 para safe yung ating motor. Para hindi talaga siya totally mawala ng tubig dyan. Kasi may iba pang humihigop ng tubig na yan. May, nandyan din kasi kasama yung, ano, yung tanki natin sa fire pump, kaya hindi ko siya sinagat. Ayan, nandyan din yung tubig ko para lumana yung ating motor. Yes sir, kaya yung bago nating lagay. Yan, ito yung bago nating lagay sir. Once na mawalan siya ng tubig. Yan, mawalan siya ng tubig. Yan, mamatay yun. Yan, patay yung motor natin. Once na mawalan siya ng tubig. Ano naman, meron na. Yan, namatay na siya kasi nga yung tubig natin dito ay wala na, ubos na. Meron yan. Yan. Naabot niya na yung pangalawang bulb niya, yung bulb niya. Yung dalawang lumulusan na yan. Naabot niya na. Mamaya, pag naipo na naman tubig, saka naman siya ulit gagana. Naabot niya na. Yan, maganda sa dalaan na yan. Nakasikmin siyang dalawa. Para once na wala ka dito ng tubig, hindi ang gagana. Maganda dyan, nakadalawa ka naman. Off siya ngayon kasi nga nawalan siya ng tubig kanina. Ayan, nag-iipon muna siya. Pag naabot niya na yung pangalawa, yung orange na yan, pag naabot na yan ng tubig, saka yan, gagana yung ating panel, no? Sequence kasi yan. Ayan, ginawa ko dyan. Ayan, ito kasi ito ang pangalawang relay. Once na gumagana pa to, nag-normally close yan, hindi gagana yung ating motor. Ayan. Dapat maabot niya yung pangalawang orange na yan. Yan, maraming salamat at abangan niyo yung diagram nito. Yan, ito yung panel natin mga ka-230 na nilagay sa atin. Ang mangyayari dito kasi kaya dalawang relay natin, yan, naka-automatic yan. Hindi ko lang siya nilagyan kasi no. Pero naka-automatic yung setting natin. Pwede mo rin siya i-manual. Ayan, naka-automatic siya. Ngayon, ito yung relay natin na galing dun sa dito sa best tank natin. Yun. Gumagana siya. Pag napuno niya yun, ihinto itong relay natin at yung motor natin ay hihinto. Tapos, ang mangyayari dito sa pangalawang relay na to, once na mawalan ito ng tubig, yan, nandun nga sa video natin kanina, once na mawalan ito ng tubig, galing ito sa nabasay. Iniipon muna dito, tapos saka ibubuga doon sa best tank natin. Yan. Pag nawalan ito ng tubig, maggagana itong relay natin. Yung normally closed niya doon, yan, ito kasi naka-normally open na siya. Once na gumana na itong ating relay, itong normally ano niya, normally close niya, yan sa baba. Yan, normally close niya, yan sa baba na yan. Yan, once na gumana na itong relay natin, ay mag-o-open yan. Tapos, papatayin niya itong relay na to. At hindi ito gagana yung control natin hanggat wala ditong
tamang tubig yung ating galing sa nawasa. And pwede mo rin siyang i-manual. Yan, hindi pa natin nalagyan ng level yan. Automatic lang.